saan naroroon ang totoo. Huwag ang walang basihan at may pinapaboran. Alamin ang tunay na pangyayari. Habang kami maghahatid sa inyo, hindi lamang kwento, kundi mga impormasyong tama, walang pinapanigan, at totoo. Higit pa sa mainit na balita, ang dala namin ay makatotohanang pagbabalita. SMNR, Totoong Boses ng Bayan. The views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Usaping Bayan, mga balitang pinag-uusapan, mga paksang pinagtatalunan, mga opinyong pinakikinggan. Usaping Bayan, palatuntunang naglilinaw sa mga kontrobersyal at masalimuot na issue. Hitik sa balita at impormasyon. Hataw sa komentaryo at bigay tono sa serbisyo. Usaping Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Umaga ho ngayon ng Lunes, November 8, 2021. Samahan niyo po kami sa ating programang Usaping Bayan na siya pong tatalakay sa mga paunahing issue sa ating bayang minamahal, Bayang Pilipinas. Dalib-dalib na po tayo sa ating mga telebisyon via SMNR News at sa lahat po ng ating mga radyo via DZAR 1026 Sunshine Radio, buong Pilipinas, buong sanlibutan ang nakatutok po sa ating programa ngayong umaga via social media pages rin po ng SMNR News at ng DZAR Sunshine Radio. Kasama si partner Mike Abe. Partner Mike, good morning! Good morning, partner MJ. Ngayong araw ng Monday, muli ating simulan ng paghatid ng ating mga balita sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. At siyempre, ang ating pagbati rin sa lahat ng mga Pilipino sa abroad na ngayon po ay nakasubaybay na sila para malaman kung ano mga balita sa Pilipinas. Balik sa iyo, partner, para sa ating mga headlines. Sa ulo ng ating mga balita, mga menor de edad at senior citizen, pinapayagan na sa mga pampublikong sasakyan sa ilalim yan ng Alert Level 2 sa Metro Manila. 5 trillion peso national budget para sa 2022, prioridad ng Kamara sa pagbabalik sesyon ngayong araw. Mark Villar naman ang unang sa pinakahuling survey sa mga kumakandidatong senador sa 2022. At Department of Labor and Employment, DOLE, ipinag-utos na simula na ang pagproseso ng deployment ng mga OFW patungong South Korea. Yan ang ating mga headline ngayong umaga ng Monday, November 8, 2021. Ang Good News Partner, Alert Level 2 na tayo sa Metro Manila. Yes, magandang balita yan dahil malaking porsyento, bahagi na ng ating mga kabayan partner ang makakalabas ng bahay. At sigurado yan na alam mo na, magpapasko kung saan-saan magpupunta dyan, sa mga park, sa mall, at kung ano-ano. Pero ingat pa rin po ah, dahil yung ating COVID nandyan pa rin. Katunayan partner, maidugtong ko, medyo tumaas kahapon. Ah. Umabot na naman ng 2,655 ang mga nagpositibo. Ay, nung isang huling dalawang araw, 2,700. So, di ba, medyo mababa na. Ngayon, tumaas na naman kahapon sa record ng Department of Health. So, ibig sabihin, Alert Level 3, Alert Level 2, huwag tayong magkumpiyansa. Huwag tayong mag-relax. Kailangan social distancing, kailangan maingat pa rin, binibigyan ng pagkakataon partner ng pamahalaan na makagalaw, makapaghanap buhay ang mga tao para sa panahong ito dahil last quarter, yan ang gusto ng mga negosyante, kaya tayo po ay maging maingat pa rin partner. Tama ka dyan, Partner Mike. Kaya naman si Senador Bongo ay may panawagan ngayon sa atin na huwag magpakakumpiyansa dahil nga binabalanse ng maingat ng pamahalaan ang ekonomiya at proteksyon at sa kalusugan nating lahat. Kaya naman huwag isa-awalang bahala raw yung sakripisyo na gawa nitong mga nakaraang taon na makabalik sa normal yung ating pamumuhay. Ayon kay Senator Go, pag sumikapang mapanatiling mapababa o pinagsusumikapan ng gobyerno na mapababa ang bilang ng mga nahahawaan ng COVID-19, muli na nitong hinikayat ang publiko na magpabakuna at istriktong sumunod sa mga panuntunan at mga patakaran contra COVID-19. Tama yan, partner, kasi si Senator Bongo, hindi lang sa dahil sa malapit niya sa Pangulo, alam niya ang mga nangyayari sa Executive Department, kung hindi chairman ng Committee on Health. So kasama siya sa mga talagang nakatutok dyan sa isyong ito. At tama yan, panawagan ako, sinususugan ko yan, kailangan maging maingat talaga. Huwag tayong kumpiyansa talaga dahil delikado pa rin. Kaya nga mga bata at kung sino man ay dapat po ay
mapangalagaan pa rin ng mga magulang kahit na pinapayagang makalabas na. Kailangan po ay ingat pa rin dahil tulad na sinabi ko, madali kasing tumaas yan eh. Madaling bumalik yung problema kapag hindi tayo nakapag-ingat dahil nga hindi pa naman tapos, nakukontrol pa lang. So nandyan pa si COVID-19 partner. Hingi tayo ng update sa kanilang nakaragdang pagpupulo ngayong araw, yung Metro Manila Council, samahan ng mga alkalde sa Metro Manila para pag-usapan kung dapat pa ba yung pagpatuloy, partner. Correct. Mike, yung pagsuot ng face shield, di ba? Naging mandatory, yes, yung pagsuot ng face shield, lalo na sa Metro Manila, para nga maagapan yung pagdaspang lalo ng COVID-19. Tama yan. So, Metro Manila Council, Metro Manila Mayor, merong authority naman yan dahil Metro Manila ang pinag-usapan kung ipagbabawal na o hindi. Pero para sa akin, parang siguro pwede nang tanggalin eh. Ano ha? Maging para face mask ang kailangan, huwag mawala. Kailangan doble pa rin ang face mask. Yung face shield na yan, kasi hindi na rin nasusunod. Marami talagang gumagamit. Mali ang paggamit eh. So, nagiging sagabal lang at saka gastos pa. Palagay ko, pwede nang tanggalin yan. At alam mo naman, dito nga lang sa atin, sa ibang bansa, wala nang ganyan, partner. Dito lang sa atin talaga, may ganyan pa na parang tayo nagsisimula pa lang. So, well, good luck sa ating Metro Manila Mayor. Sila po ang merong authority para magdesisyon at yun naman ay subject for approval, siyempre, ng Office of the President, partner. Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, ang rekomendasyon, partner, ay ipapasa nila sa Interagency Task Force o IATF. Pero para kay Chairman Abalos, mas ninanais ito na maging voluntary na lamang yung pagsusuot ng face shield. Nilino naman ni Abalos na kung ano man ang magiging rekomendasyon ng Metro Manila Council, ang interagency pa rin ang magtatakda ng pinal na pasya at magpapalabas ng mga panuntunan. Malaki rin anya, Partner Mike, ang posibilidad na ikukonsidera ng IATF bining positibo ang Metro Manila Mayors sa magiging rekomendasyon hinggil doon sa face shield policy. Samantala, related pa rin dito dahil papasko tayo, aba yung outdoor caroling mukhang papayagan na talaga. Merry Christmas! Merry Christmas! Hindi may iwasan, alam mo, sa Pilipinas, ganyan po talaga, September pa lang, parang Pasko na. Di lalo na ho itong December talaga. So, ayan ang pinag-uusapan ngayon, outdoor caroling. So, may mga mamasko na, napapayagan daw dito po sa Metro Manila sa ilalim nga ng Alert Level 2. Pero ganun pa man, inuulit natin, huwag tayo magre-relax. Kahit na pinapayagan kayo ng pamahalaan, doble ingat pa rin. Yung gusto mga rolling, sige. Pero yung ayaw or nag-iingat, walang problema. Pwedeng sa bahay pa rin po kayo. Kaligtasan sa inyong buhay at pamilya, nasa inyo pa rin. Hindi lang ho kamay ng pamahalaan o power ng pamahalaan ang ating aasahan, partner. Bukod doon sa caroling, partner, pinapayagan rin daw ng IATF yung video key bars hanggang sa 50% ng operating capacity para lamang ito sa mga fully vaccinated contra COVID-19. Matatandaan na pinagbawal yung Christmas caroling noong nakarang taon dahil nga sa matinding pagsipa ng COVID-19 cases dito sa Pilipinas. Imagine, partner, doong Disyembre, talagang challenge pa sa atin noong nakaraang December 2020. Pero ngayon, partner, medyo nakaluluwag-luwag na yung ating mga kababayan at lalo na yung mga ospital na tumatanggap ng mga pasyente may COVID-19. Samantala, ito medyo magandang balita ito, pero adjustment na ho ang ating Metro Manila Mayor pa rin, MMDA, ay nag-approve na ho na pinapayagan na yung mga operation ng ating mga mall sa Metro Manila ay magsisimula ng 11 a.m. hanggang 11 p.m. Ayan. Ito naman ho ay para maibsan yung traffic, by November 15 magsisimula po ito, malapit na yan, next week na. Kasi nga po, napapansin natin, marami ng sasakyan, matraffic na talaga ulit ang Metro Manila. So nakita nila na para maibsan ng traffic na ito, ay extend ng 11. Kasi dati 10 o'clock, open na eh, ng umaga. Ngayon, 11 to 11. Ibig sabihin, 11 a.m., 11 p.m. nga po, ng ating gabi na halos yan. So tingnan natin, last minute, shopping, alam mo naman, kahit may pandemya, may magsa-shopping pa rin, partner. Tama ka dyan, Partner Mike. Mantakin mo, nagbiyahe kami noong nakaraang weekend sa EDSA. Parang balik sa normal na eh, no? Yung traffic, partner, traffic. Yung volume sa kahabaan ng EDSA. Di ba, minsan nagiging batayan natin yan kung balik na ba yung ekonomiya? Established na ba yung muli yung ekonomiya natin? Pero nakaraang Friday, Partner Mike, naku, parang walang COVID eh. Matindi, siksika na ang EDSA. Parang nagbalik tayo dun, partner, sa panahon na wala pang virus. Yun na nga, nagbalik talaga. Hindi lang EDSA, kundi maraming lugar. Kasi nga 70% na, 70% na mga pasahero. Partner, ito magandang balita. Merong rollback. Ayun. Ay salamat. May rollback ng presyo ng oil product bukas, partner. Mahigit na piso. Ang rollback ng gasolina at diesel.
At least after 9 weeks na sunod-sunod na increase, ito naman, rollback ang pinag-uusapan. Good news ito kahit papano at malaki-laki rin, mahigit na piso. Bawat litro, ano ha, sa mga motorista, huwag muna kayong magkarga ngayon. Bukas na kayong magkarga dahil sigurado yung iba mamayang gabi ang rollback. Yung iba naman simula alas 6 ng umaga dahil every Tuesday yan, nagbabago. So yan po yung pinakamagandang almusal sa ating balitang maganda sa mga motorista nagkakapi-kapi ngayon, nagbe-breakfast, rollback bukas, partner. Partner, isa pang good news, muna naman sa mababang kapulungan. Ang House Committee on Ways and Means magkakaroon ng hearing mamayang alas 8:30 at alam mo ang paksa, ang suspension ng oil, ng excise tax sa oil products. Ang chairman niyan, si Congressman Joey Salceda, at alam mo sinong dadalo? RSA, Ramon Ang, yung Petron. Partner, dadalo mamaya. Petron. Tingnan natin partner, pero last 2 weeks ago ba? Basta mayroong statement na yata si Mr. Ang na parang hindi siya gaanong kontento doon sa excise tax issue niyan. Parang sabi niya malaki ang epekto sa ekonomiya. Although sila yung nagbabayad, sila yung may business, pero malaki daw ang epekto niyan sa collection ng buwis. So tingnan natin, maaaring merong pro o anti excise tax suspension siguro ang magiging guest mamaya. By the way, kung di ako kakamali, ngayon ding araw na ito, magre-resume na uli ang Congress. Correct. At Senate, di ba? Balik session, partner Mike. After recess. Oo. After Halloween. Resume sila. Yeah. Saka, sana wala sila kasamang multo. Dapat tao lang talaga, trabaho sila. Biro lang ako kasi ako nagbakasyon na matagal-tagal eh. So pati Senado, ibig sabihin, pag nag-resume ang Congress, yan, sabay po kasi yan eh. Hindi pwedeng hindi magkasabay. So Congress at Senate magre-resume today hanggang second week ng December o pinaka-late na third week dahil Christmas na. So isang buwang mahigit na lang ang trabaho ng Congress ngayong taong ito 2021 dahil pagdating ng December partner, alam mo naman nasa calendar, isasara temporary yan dahil Christmas season na, December. Ang bola ngayon sa pagtalakay sa 5.024 trillion pesos na budget sa susunod na taon, partner, ay nasa Senado na. At ito'y nanggaling yung proposal, yung paghimay sa mababang kapulungan dun sa Kamara. Ngayon ay nasa Senate na, sa Upper House. Kaya tingnan natin kung anong magiging pagtalakay, partner, ng Senado. Kasi target na mapirmahan itong pambansang pondo bago matapos ang taon para on 2022 ay hindi ho tayo magkaroon ng re-enacted budget sa mga programa at mga proyekto ng gobyerno na dapat mapondohan, lalo na itong COVID-19 response. O kayo mga taga-Malacañang, mag-attend kayo ng hearing, budget hearing ito ha. Mamaya, magkamali kayo, bigla niyong i-impose yung memorandum ni Pangulong Duterte. Delikado yan. Hindi po sako sa mga senador dahil budget kayo po nangangailangan. Ang pinagbabawalan lang ng Pangulo, Blue Ribbon Committee. Ayan ha, maliwanag yan. Yung subcommittee at saka yung major committees ng Finance Committee nga po ng Senado, kailangan ng Executive Department mag-attend kayo kung gusto niyo mabigyan ng budget at gusto niyo ma-aproban sa lalong madaling panahon ang proposed budget for 2022, partner. Ang nitty-gritty dyan, partner Mike, doon sa committee level. Kasi alam mo lang sa committee, doon na tatalakay lahat ng mga kinakailangan ng government agencies conforme kung sa sino at kung anong committee sila na-assign para nga magkaroon ng talakayan kung magkano bang dagdag, magkano bang ibabawas, ano ba yung i-reallocate natin, i-realign ng mga programa sa susunod na taon. Alam mo naman, partner Mike, mas matindi ang mga talakayan diyan sa may sa bahagi kung sa plenary ano sa committee level yung pag-uusapan yung pambansang pondo. Actually nagsimula naman ng Senado na sa mga subcommittee so hopefully tuloy-tuloy na yan tapos by dapat itong November na ito matapos nila para pagdating na December bicam na lang kasi yung bicam partner medyo masalimuot yan. Hindi nakukuha ng 2-3 meeting yan lalo na kung medyo magkalayo ang Congress version at Senate version na tinatawag, yun ay kaya nga magkakaroon ng bicameral conference committee para pag-isahin. Medyo matagal yun. Sila lang yun. Off the record po yun. Sila lang hong congressman at senador na nag-uusap doon. At yan po ay talagang taon-taon na ginagawa dahil ang budget ay talagang so wala tayong problema. Para bago mag-recess ng December, matapos yan, imprenta na lang bago magpasko, for signing ng Pangulo. Ang gandang pamasko niyan at bagong taon sa mga Pilipino partner kung magagawa nila.